Tayo na po ang lahat. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dingki ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang Poong. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin na Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Ang dalangin at pagsamo ng bayan mo, diba po Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumain niyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niya siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinapatunayan sa gawa? Maliligtas ba siya gayong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog. Ngunit hindi naman siya binigyan ng kanyang kailangan. May mabuti bang maidudulot sa kanya iyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsabi, may pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya, walang kalakip na gawa, at ipapakita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa, ang aking pananampalataya. Sumasampalataya ka sa iisang Diyos, hindi ba? Mabuti iyan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nangangatal pa. Ibig mo pa bang patunayan ko sa iyo, hangal na walang kabuluan, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa?
Si Abraham ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa nang inihandog niya sa dambanak ang anak niya, si Isaac. Hindi ba? Di ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinabi ng kasulatan. Si Abraham ay sumasapalataya sa Diyos at dahil dito, siya'y ibinilang ng matuwid. Ang tawag sa kanya ng Diyos, ang kaibigan ko si Abraham. Diyan ninyo makikita na ibinilang na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at di dahil sa kanyang pananampalataya lamang. Patay ang katawang hiwalay sa Espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa Diyos ng kusang loob. Mapalad ang sumusunod sa Diyos ng kusang loob. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpala. Mapalad ang sumusunod sa Diyos ng kusang loob. Magiging sagana sa kanyang tahanan, katarungan niya'y walang katapusan. Ang taong matuwid may bahit at habag, kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Mapalad ang sumusunod sa Diyos ng kusang loob. Ang magpautang nagiging mapalad, kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Mapalad ang sumusunod sa Diyos ng kusang loob. Magsitayo na po ang lahat. Aking mga kaibigan, alam na ninyo ang tanan na mula sa amang mahal. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad, at sinabi, "Kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Kapag ang sinuman ay nahiyang kumilala sa akin at sa aking mga salita sa harapan ng lahing ito na makasalanan
at hindi tapat sa Diyos, ikaihiya rin siya ng anak ng tao. Pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Sabi pa ni Jesus sa kanila, tandaan ninyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikitang nagahari ang Diyos ng may buong kapangyarihan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Poong Jesus Nazaret. Kamusta po? Ayos lang? Kaya pa? Talagang kakayanin natin, basta't huwag lang tayong humiwalay sa Poong Jesus Nazareno. Tuwing Biyernes, nasasabi po sa atin, araw ng Nazareno, araw ng debosyon, araw ng pagdidebosyon. Kung kaya't ang mga deboto ay nagtitipon-tipon, nagsasama-sama dito po sa dambana ng Poong Nazareno para magpasalamat, magpuri, at siyempre humiling sa Poong Nazareno. Sinusubok ang ating pagiging deboto. Sinusubok kung hanggang saan ba tayo susunod sa Poong Jesus Nazareno. Kaya nga sabi, no? Sabi ni Jesus, ang sino man na nais sumunod sa akin, dapat handa siyang limutin ang para sa kanyang sarili, magpasan ng krus, at sumunod sa kanya. Magkaiba po yung sino man ang nais sumunod, yung gusto, maging alagad ko, sino man ang nais na maging deboto ko, yan. Doon sa sinasabing sumunod sa akin. Pag sinabing sumunod sa akin, ano ba ang ipinag-uutos niya? Ano ba ang sinasabi niya na dapat nating sinusunod? Yan. Malinaw po ba yun? Sabi, ang sino man nais maging alagad ko, dapat handa siyang lumimot o kaya naman magparaya, mag-renounce, o mag-give up, no, ng para sa sarili niya. Yan. Kasi madalas, no, meron tayong mga dialogue na paano naman ako? Lagi na lang bang sila? Yan. Magbibigay tayo hanggat mayroon kahit masaktan tayo. Yun yung paglimot sa sarili. Pero magandang mapagnilayan natin, no? Dito ba sa aspetong ito ng paglimot ng para sa sarili, ano ba yung naging karanasan mo dito? Meron ka bang pwedeng maibahagi na na-challenge na yung iyong pagiging deboto. Kasi lagi mayroong choice, di ba? Iisipin ko ba yung para sa akin o iisipin ko yung para sa kanya? Kasi mahirap po na maging deboto lang tayo sa salita. Kaya nga, di ba, sabi sa unang pagbasa, sa sulat ni Apostol Santiago, aanhin mo ang pananampalatayang wala namang gawa. Pananampalataya, no, na puro ngawa lang. Hindi ngawa ang kailangan makita ni Jesus sa mga sumusunod sa kanya, kundi yung konkretong gawa. Konkretong pagpasa ng krus, konkretong pagsunod sa kanya. Yung maganda po yun, no? Hindi pwedeng pananampalataya lang. Dapat yung pananampalataya na sinasabi mo, sinasabi nating deboto tayo,
kailangan makita sa ginagawa mo, sa nagiging desisyon mo, sa mga nagiging pagkilos mo. So dalawa yan. Hindi pwedeng isa lang. Para bang pakpak. Kailangan dalawa para mailipad ka. Hindi pwedeng mabigat yung isa o magaang yung isa. Mas mainam dapat balanse para makalipad ka. Kasi kung puro pananampalataya, pag sinabi natin, hey, nananampalataya ako sa Diyos, sa Poong Nazareno, nagdadasal ako, nagnunubina ako, lumalakad pa ako ng paluhod. Pero sa gawa, kamusta po ba yung sa gawa? Ang sinabi, sumunod sa akin. Ano ang sabi ni Jesus? Huwag kang maninirang puri. Huwag kang papatay. Huwag kang mga ngalunya. Igalang mo ang iyong ama't ina. Ako lang dapat ang Diyos mo. Sinusunod ba natin? Uy. So, kamusta ba? Nababalanse ba natin? O mahilig lang tayong magmabida? Gusto lang natin masabi ng mga tao, deboto ako ng Nazareno. Tuwing Biyernes, pumupunta ako dyan sa Quiapo. Nagdadasal ako. Marami nga sa inyo, mayroon pang mga malalaking imahin na inaalagaan. Deboto ako ng Nazareno. Pero, tabi-tabi po, no? Pero, deboto ng Nazareno, pero okay lang sa'yo pumatay, magnakaw. Okay lang sa'yo. Okay nga lang sa'yo, kakilala mo, nakikiapid. Okay lang sa'yo. Eh, paano yun? Paano tayo susunod at makakasunod kay Kristo kung salungat sa kanyang mga utos ang ating ginagawa? Pero nakikipaglaban tayo, ibinibida mo, deboto ka ng Nazareno, pero sugal ka naman ang sugal. Pag Biyernes, kapit sa Nazareno. Pag hindi na Biyernes, kapit sa maling tao. Kasi mas maginhawa. Kapag kumakapit sa maling tao, di bali na. Nako-compromise na yung ating mga moral values dahil gusto nating yumaman. Gusto natin magkapera. Kaya dikit tayo ng dikit kahit mali ang taong to na nilalapitan mo. O iba, paano nga? Ano nga ang gagawin natin ngayon? So, malinaw ba kung bakit ka naririto? Kasi marami, sabi ni, hindi tayo, no, ngayon, usong-uso yung pagpili ng mga kakapitan mo. Usong-uso yung mga kakampihan mo. Sino ba ang kakampi sa Diyos? Sino ang susunod sa Diyos? Eh kapag sumunod ka sa Diyos, maraming pagsubok, maraming hirap ang daranasin natin. Hindi puro ginhawa ang mararanasan natin. May pagbabatikos pa nga. So alam mo ba yan? Na baka lang, no? Nakakalimutan natin na kaya ka pala nandito kasi may kailangan ka sa Nazareno. Yun lang pala kaya ka nandito. Kaya ka sumusunod, no, sa mga deboto, nakikiisa ka sa deboto, eh kasi meron tayong kahilingan. Kaya kapag ang isang deboto nagkasakit, bakit naman pinarurusan ako ng Diyos? Nagdidebosyon naman ako, pero bakit ganito ang nararanasan ko? Oh.
Nilinaw naman ni Jesus yan ha. Diba? Nilinaw naman niya. Sino ang gustong sumunod? Ito ang dapat mong gawin. Ito ang mararanasan mo. Nangako ba siya? Nagsalita lang ba siya ng pangako lang? Ng mga magagandang salita? Totoo ang kanyang salita. Para maging totoo at malinaw, buo ang ating desisyon. Yan nga, di ba, sabi sa Salmong Tugunan, mapalad ang sumusunod sa Diyos na kusang loob. Kusa. So, hindi tayo niloloko ng Nazareno. Walang panloloko yan. Ang may papangako niya lang sa atin din talaga, sa kabila ng mga pagdadaanan nating hirap, pagsubok, sakripisyo, ay kasama natin siya. Sa hirap at ginhawa, kasama natin siya. Yun yung pinangako ng Diyos. So, malinaw ba? Okay lang naman eh, no? Para sa Diyos, sa tingin ko, okay lang kung na-realize mo, ayaw mo nang magdebosyon kasi hindi mo pa masusunod ang kanyang kagustuhan, okay lang yan sa Nazareno. Pero maghihintay yan sa ating pagbabalik. Pero sana po sa ating mga ginagawa ngayon, talagang humiling tayo no, ng tulong sa kanya na mapanindigan natin itong sinasabi nating pagdidebosyon. Hindi lang sa salita, lalo tigit, makita sa ating mga gawa ang sinasabi nating deboto ako ng Poong Nazareno. Amen? Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, manalangin tayo sa Ama sa Langit upang masundan natin si Jesus, ang kanyang anak, at matularan siya ng lubos. Ang ating pong itutugon, Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Ang bayan ng Diyos, naway yakapin ang krus ni Kristo at maging mga buhay na mensahe ng pag-asa sa mga taong ipinagkatiwalang magsaatin pangangalaga, manalangin tayo. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Ang mga pinuno ng ating bansa, naway marinig nila ang mga daing ng ating mga kababayan, lalo na yaong mga nagdurusa dahil sa kawalan ng katarungan. Manalangin tayo. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Tayo naway maging mga karapat-dapat na katuwang ng mga taong nabibigatan sa kanilang dinadalang krus na buhay. Manalangin tayo. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kasiyahan at kalakasang espiritual sa pamamagitan ng ating pagkalinga at pangangalaga. Manalangin tayo. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Idalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami.
sa harap mo. Alak at tinapayalay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at puti ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdaan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, at sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niya ang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at gagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, Poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, narakila ng lahat ang naparito mo. Na siyang nagulat sa ulat, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Amahalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakat sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig.
pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at sa ika'y kasama ko. Ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na pong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kami, umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at sa ika'y kasama ko. Ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang kanilang mga daladalang imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran
bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangan ka na. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati.